Misyon ng Animal Products Development Center o APDC sa Valenzuela ang pagsusulong ng meat industry at slaughter byproducts. Mula sa pagkatay hanggang sa paggawa ng mga produktong karne. Tinututukan ito ng APDC gamit ang makabagong teknolohiya at mga kaalamang nakalap nila sa kanilang research. Dito ginagawa ang training ng mga butcher na nais magkaroon ng trabaho sa ibang bansa. Istorya ng mga tagumpay, kwento ng buhay na binago, tatalakayin natin dito. Lahat yan masaya, matutong haya sa agri-akutyan. Kinausap ni Doc Sosi si Doc Jojo T. Manuel Jr., Unit Head ng Slaughterhouse ng APDC. Doc, ito palang place nyo, napakaganda. Nasa city, tapos meron tayo mga animals. Ano ba ito? Paano bang, anong position mo dito sa APDC? Ang position ko dito, ako ay head ng Slaughterhouse Unit ng BAI. Okay. Bureau of Animal Industry. So ang function namin dito yung isang training center to at research. Dito namin. Putulin kita. Sino nagte-training? Ang karamihan nagte-training dito yung merong may-ari ng baboy, yung gusto nila pumasok sa business like na meat shop operation. Okay. Tapos karamihan ng tinetrain namin katulad ngayon may training dito na yung mga butcher na gustong mag-abroad. So nagbibigay ka ng certification kung gusto nilang mag-abroad. Accredited tayo doon. Oo, nare-recognize tayo ng mga ibang bansa na gano'n. Good. Ang pagkatay ng mga hayop ay hindi basta-basta. Anong pinaprocess natin? Anong in-slaughter natin dito? Dito, since na sa research siya, halos lahat ng hayop. Meron kaming kambing, baka, tupa, baboy, ostrich, baka. Rabbit. Rabbit. Okay. Dito namin i-develop yung proseso ng pagkakatay ng rabbit. Na tamang proseso? Tamang proseso. Ibig sabihin, meron tayong susundin sa procedure ng tamang pagkatay. Tamang pagkatay. Hindi yung basta... Makatay mo lang siya. Oo. Kailangan meron tayong tamang proseso ng pagkakatay. Okay, hindi lang siya yung basta makatay natin. Kasi pag basta makatay lang natin, malaking epekto yan doon sa kalidad ng karne. Paliwanag mo ngayon. Anong kalidad ng karne? Kinatay na nga . Kasi pag kinatay mo yung hayop, ang kailangan mo talaga dyan is makapag-produce ka ng magandang kalidad ng karne. Okay. Yun ang binabayaran ng mga kumakain o consumers. Consumer, yes. Din ang kailangan ng may-ari ng hayop para mas maganda ang kita mo. Okay. Yung ika nga, yung Reseco, may relasyon talaga sa pagkatay. Okay, sige nga. Yan. Katulad nito, paliwanag ko sa'yo. Katulad nito, kakatay natin ng baka. Nagsisimula yan dito sa lye rage. Ang tawag dito is a lye rage. Lye rage siya. Ang ibig sabihin yan, common na sabihin natin yan, is a place where the animal can rest. Okay. So, ibig sabihin, pag dinala mo yung hayop dito, kailangan makapagpahinga siya ng mga 4 oras. Katulad ng baka, 6 oras. Ang baka, 6 oras. Yung mga ibang animals ba, meron ding pahinga? Meron din. Katulad ng iba-iba yan. Katulad ng baboy, pwede 4 oras, 2 oras. Okay. Depende doon sa layo ng pinanggalingan niya. Ang rabbit din, pag dinala din yan, kailangan makapagpahinga sila bago sila katayin. Okay. Then, Bakit kailangan magpahinga pa? Kasi may epekto nga sa kalidad ng karne. Nasisira yung quality ng karne. Okay, Ganon. Yun ang binabayaran ng mga mamimili dyan. Pwedeng parang nasasabi, tama ba yun, may acidification o walang ganito? Ibig sabihin niya, katulad niya, katulad sa baboy, pag kinatay mo ng pagod dyan, meron siyang epekto sa karne. Yung unang-una yung tawagin natin ng PSE, pale soap exudative. Ibig sabihin niya, maputla yung... Maputla. Maputla, nagtutubig. Matubig siya. Pag sinabit, maraming drippings. Marami siyang drippings. Okay. So, ano ba epekto niyan pag kinatay mo siya? So, unang-una, epekto niyan, doon sa may-ari ng baboy. Malaki yung Reseco niya. Then, pag hiniwa mo siya, malaki din yung sasabi nating cutting loss. Tsaka yung storage life niya, mas maigsi, madali siyang masira. Ganun, may relasyon yung pagkatay mismo lang. Galing ha. Then, pag nabili naman ng consumer yan, unang-una, yung sustansyang dapat makuha nila do sa karne, nababawasan din. Kasi continuous na drip loss niya. Diba? Okay. Tsaka pag niluto mo siya, hindi magandang siya yung kainin.
Kasi magiging dry siya o minsan matigas siya. Okay, ganun okay. Siya. Oh, marami palang... Maraming epekto yan. Sabihin, hindi lang yung pagkatay, kung hindi malaking epekto ng tamang proseso ng pagkakatay. Okay, okay. Kaya kasama dyan yung sasabi nga natin ng animal welfare. Oh, tsaka yes, yung, animal welfare. Yung inaano ng NMIS, yung proper anti-mortem inspection. Okay. Yan. So meron tayong veterinaryo dito bago, bago katayin. Ikaw na rin doon? Ako na rin ang gumagawa. Ah, okay. Yung post-mortem, yung pagkatapos ng makatay, ine-examine pa rin natin. Ine-examine pa rin. Sa yun. Na rin yun. Sa akin na rin yun. Ah, okay, okay. Parang deputize ako ng NMIS. Okay, okay. Ipinaliwanag sa amin ni Doc Jojo ang tamang proseso. Doc Ed, sabi mo, makikinabang ang consumer, makikinabang yung may-ari, sa tamang pagkatay. Yun ay international, may international standard tayo doon? Meron tayong extensional, international standard. Oo. Kaya lang, minsan, hindi siya nasusunod. Okay. Kasi nga, mas naniniwala tayo doon sa mga traditional na, na sistema ng pagkatay natin. Okay. Diba? Pero hanggat maaari, gusto natin yung may proseso. Mas maganda talaga meron siyang tamang proseso. Okay, okay, okay. Sige nga, can you discuss further ano pa ang ito, itong ating mga baka ngayon dito, no? After this, magpapahinga siya ng ilang oras sa... Anim na oras papahinga yan. Okay. So, kailangan kung kakatayin namin ngayong umaga yan, dumating siya na madaling araw dito. Okay. Para ganong oras, makakatay namin siya. Ano yung may narinig ko na rigor mortis? Pwede bang paliwanag mo? May relasyon ba yan sa pagkatay? Yung rigor mortis? Yung paninigas? Di ba? Paninigas. Oo. Oh, oh, oh. Yan naman, natural yan. Pag kinatay mo yung hayop, lahat ng hayop na kakatay mo is nag-undergo siya ng rigor mortis. Oo. Oh, oh. Basta namatay? Pag namatay yan. Oh, oh. Kaso ang problema niya, pag na-stress ang hayop, nagre-rigor agad siya. Nyari, inistan mo siya, pinadugo mo. Oo. Minsan bago mo ilagay sa mainit na tubig yan, naninigas na agad siya. Hindi dapat yun. Dapat yung pag kinatay, pag inistan mo yung hayop, binlead mo siya, mga isang oras o mahigit pa bago siya mag-start ang rigor mortis niya. Ah, okay. So na, malaking bagay din malaking yun, bagay din yun. Uh-huh. Iginiit ni Doc Jojo na mahalaga ang tamang proseso ng pagkatay. Kung hindi ito masusunod, maaaring makasama ito sa kalusugan ng mga consumer. Yung proseso niya, nagsisimula tayo dito sa lyrates. Kailangan maayos okay. Yung paglalagay natin dito, maayos yung pagtataboy natin. Then, pati yung paggamit natin ng pagkatay na panagkatay tayo, kailangan gumamit tayo ng tamang equipment. Uh-huh. No? Kasi, lahat ng kakatayan natin is intended for human consumption. Kakainin uh-huh. natin yan. Uh-huh. Lahat na ipapasok sa bibig natin na pagkain, pwedeng makabuti at pwedeng makasama. Dapat makabuti. Dapat makabuti. Oh yes, siyempre. Oh. Pagka yan, hindi maayos ang pagkakatay natin yan, maaaring yan mag-cause yan ng food poisoning. Ah, yung sinasabi lang salmonella. O, yung mga salmonella, E. coli. Kaya dapat pala, nakahang, pag kinatay, hindi sila sasayad sa flooring, ano ba? Oo, mas maganda siya. Oo. Tsaka yung mga magkakatay niyan is highly skilled. Kasi katulad niyan, nasan ba yung pinaka-source ng contamination mo? Doon sa evisceration. Yes, yung laman loob. Yung laman loob, diba? Yes, yes, yes. Kaya yung nagkakatay nun, dapat ma-skilled siya, hindi mo siya dapat mabutas. Okay. Hindi siya bara-bara. Kailangan magaling siya. Skilled siya. Diba? Yan. So may mga lahat ng tao mo dito na hinahawakan mo, nag-undergo ng talagang ng specific training. Training yan, siya. Abroad or? Dito lang, local lang. Ah, okay. Dito okay, lang. Dito okay. Siya tinrain. Pero I'm sure ikaw, nag-aral ka rin sa abroad. Diba? Nakapag-aral ako. Pero okay. Nung nagsimula ako talaga, luminya ako. Ibig sabihin, sumama ako sa katay. Okay, okay. So, paliwanag mo nga, contamination, tapos yung losses. Oo. Ano pang mga maibibrotot mo? Kasi ang sasabi natin, losses, kadalasan yan, pag na-stress ang hayop, katulad ng nauna kong sinabi, diba? Mm-hmm. Nagkakaroon siya ng PSE, especially sa baboy, madalas yan. Pag na-stress ang hayop, naapekto niyang quality ng meat niyan. Mm-hmm. Kaya nga sinasabi natin, epekto niya yung maputla, malambot, nagtutubig. Yung karne, maputla, oo. Karne, oo. Merong isang katangian ng karne na sinasabi natin, meron yung kakayahang humawak ng tubig. Okay. So, pag nagkaroon siya ng PSE, nawawala yung kakayahan niyang humawak ng tubig. Uh-huh. So, ang karne is 75% niyang tubig. Ganon? Oo. Yung binibili ko pala tubig. Oo, 75% niyang tubig. Parang sa tao, iba? Ah, yes. Yan.
So pag nawala yung kakayahan niya ng humawak ng tubig, yung karne, so ibig sabihin nagkakaroon siya ng continuous drip loss. Bumababa ang timbang niyan. Kaya pala sa nakasabit sa mga meat shop, may tumutulong para sa dugo na may tubig. Oo. Okay. Ganun siya. Tsaka yung sasabi natin, yung shelf life niya, actually, pag nilagay mo sa chiller yan, pag maayos yung pagkaka-chill mo, pwede yan tumagal ng 7 days. No, nasa chiller yan. Pag maayos yung katay mo, maayos yung quality ng meat mo. Pero pagka nasira ang quality niyan, tumatagal lang ng 24 hours yan. Pero Doc Ed, sa ibang bansa, yung baka, I don't know sa baboy, pero ang alam ko sa mga baka, pagkatas katayin, ini-age pa nila eh. Bakit tayo gusto natin Pilipino, parang pagkakatay, nasa wet market na kagad? Yan ang tradisyon natin, kultura natin. Na siya. Okay. Kasi ang paniniwala natin, pagka ganyan, sariwa siya at malambot ng ano, di ba? Pero hindi siya, mas maganda yan na talaga ang karne, pag kinatay mo, i-age mo siya. Yun. In-age, ilalagay mo sa chiller, freezer? Sa chiller. Huwag sa freezer, sa chiller muna. A chiller lang? Yan, sa chiller lang. Okay. No, para yung karne niya, mas maganda kulay niya. Mm-hmm. Mas malambot siya at mas masarap yung lasa niya. May relasyon ang lasa. Mayroong relasyon ng lasa. Doc Joe. Simulan nga natin, hindi ba ito karamihan ang galing sa ibang probinsya? Paano makakarating? Paliwanag mo sa akin yung proseso, ilang oras ang biyahe, paano ginagawa? Ito actually yung baka namin kakatayan ngayon is galing Masbate yan. Masbate pa. Masbate. Okay. So, ibig sabihin niya, malayo biyahe niyan. Kaya nire-required namin sila na mas mahabang oras ang... Anong tawag dito sa place mong ito? Itong tawag dito is lie rage. Lie rage, okay. Lie rage siya. Ibig sabihin, it's a place where the animal can rest. No? Yan. Kaya ilalagay muna sa namin sila diyan na mga ilang oras bago katayin. Kailangan makapagpahinga sila, makarecover. Pero kinakailangan ba lahat ito kakatayin in a day? Hindi naman. Lahat siyang kakatayin. In a day? O, pag sa slaughterhouse kasi, pag dinala mo yung hayop, lahat yan, nandadali mo dyan, kakatayin siya. Okay. So, dito sila, pagkatapos noon, i-inspectionin mo na siya? I-inspectionin ko na siya. Uh-huh. No? Una-una, kukunin ko yung mga papeles niya, yung health certificate. Oo, tama. Tapos yung, kung katulad to, large animal, meron siyang certificate of ownership. Okay. Tapos meron siyang certificate of transfer. Tapos meron pa yung shipping permit. Yan ay tinimbang, pagdating ba yan from, let's say, Masbate, pagdating yun, tinitimbang pa ito, hindi na? Hindi. Hindi muna namin titimbangin niya para makapagpahinga. Bago namin katayin niyan, titimbangin siya ngayon. Okay. Para makuha natin yung dressing percentage. Yes. Para alam natin kung pag yung recovery, pag nakatay na siya. Okay. Yan. So, kadalasan ng delivery dito, gabi. Umaga, gabi, madaling araw. Madaling araw yan. So, Masbate pa, majority ng ating mga baka, nanggagaling ng probinsya. Ng probinsya. Okay. Doc Jojo, bakit kinakailangan timbangin? Oo, tinitimbang namin yan bago katayin. Para makuha natin yung dressing percentage niya. Okay. Para... So, yun ang timbangan. Yun, lumabas na. Oo, yan ang timbangan niya. Okay. Tapos, lumalabas dito. Yan, automatic na yan. Tulad nun, yun, tinimbang. Tapos, bakit sinusulatan? Para alam lang namin yan, palatandaan yan, para pag tinimbang mo doon, pagkakatay, tinimbang mo, alam mo yung dressing percentage yan. Para hindi nahalo-halo. Para hindi nagkakahalo-halo. Okay. Kaya meron niya mga ganyan. Okay. Tapos, makikita na dito, susulat na ng tao mo, yung timbang. Tapos, pagdating doon, pagkatapos katayin, susulat din nila yung correspondent na ano, para alam mo talaga yung timbang niya pagkakatay. Mahigpit ang sanitary preparations bago makapasok sa loob ng slaughterhouse. Contamination ang mabigat na kalaban sa pagkakatay. So Doc, ito ngayon yung slaughterhouse natin. Ito yung sa baka, yung kabila, yun sa baboy. So kung makikita nyo, yan yung design na sinasabi na single line. Mm-hmm. So ibig sabihin niya, bawat station niya, merong kanya-kanyang trabaho yung mga butcher natin. So ngayon, mapapansin nyo, meron tayong mga nakadilaw na apron. Yes. Yun yung mga training natin ngayon. Mm-hmm. No, na tinitrain yung mga gusto mag-abroad. Mm-hmm. Yan, nandiyan sila. Meron silang kanya-kanyang assignment. Yan ang magandang design, single line. Okay. Para ma-prevent natin yung sasabi natin, cross-contamination. Okay. Para so, hindi bara-bara yung pagkakagawa. So from there, ilalagay na sa line ito para nakaangat siya. Oh, yun. Katulad yeah? Nyo, nakikita nyo may hayop doon. Oh. In-stand siya,
Tapos yun, nakita nyo, kinuryente siya. Yun yung sasabi ko kanina na electrical stimulation. Okay. Para ma-accelerate yung rigor mortis. Aha. Yan. Para pag chinil siya, mas maganda. Mas maganda siya. Yan. So yung pagkakatay, besides sa electric device, meron ba bang ibang source ng pag-stunning sa kanya? Oo. Yung stunning namin, pakikita ko sa inyo, meron tayo talagang equipment para sa stunning. Okay. Yung ginagamit namin dito is pneumatic stunning. Okay. Yun ang magandang gamitin para doon sa pag-stun natin sa baka. Ito yung stunning box natin, Doc. Okay. Tapos ito, yung ginagamit namin na stunning. Pneumatic stunning. Aha. Uh-huh. So, bukod dito, meron tayong ginagamit na handheld stunning. Ito. Ah, yun yung mano-mano? Ito yung mano-mano na backup. Okay. So, pero most of the time, ito ginagamit mo? Ito ginagamit talaga namin. Okay. So dito, kailangan ang gagamit dito yung highly skilled. Mm-hmm. Why? Dahil may kuryente? Hindi, wala naman. Kasi pag pinutok mo ito, may lalabas na bolt siya, ganyan kahaba. Ah, I magpe-penetrate. Yun, makikita nyo yung picture na yun. Okay. Ayan. Dapat tumama siya sa... Oo. Tsaka dapat yan, 99% ang accuracy niyan. Okay. Para isasabi nga natin sa animal welfare, yung unnecessary suffering, kailangan ma-prevent natin siya. Kaya dapat skilled. Kailangan skilled yung gagawa nito. Hindi pwedeng kung sino-sino lang. Pagka-stun yan, pagbaksap ng hayop, kailangan mabuksan agad ang pinto, kailangan ma-bleed siya in a short period of time. Ah, so meron kang minuto o segundo na dapat ma-bleed na kagad. Oo. Kaya pag stun, bukas agad ang pinto niyan, i-bleed mo siya. Importante yung ma-bleed agad siya. Mas maiksing oras, mas maganda siya. Okay. Then, para mawala yung dugo. Para mawala yung dugo. Kailangan mas maganda, pagka yung skill din yung mag-bleed niyan, kailangan mas marami kang dugong ma-withdraw. Mailabas. Yes. Okay. Kasi pag hindi mo nailabas yung konting dugo na nailabas mo, merong epekto din sa karne. And plus, it can cause contamination. Contamination, tsaka yung mas mabilis mag-grow yung microorganism. Yes. Diba? Alam naman natin, Doc, na pagka yung dugo niyan, mas madali siyang masira at masustansya yan para sa microorganism para dumami. Like milk and yung milk and blood, talagang source of kuha niyan, mabilis magkuha, ano? Mag-grow ng microorganism. Yes. Doc, ito naman yung sasabing cradle. Cradle? So, ibababa yung, nakasabit siya, ibababa dito. Dito sa cradle na to, dito ginagawa yung pagtanggal ng paa, ng balat, ng ulo, diyan ginagawa. So kung papansin ninyo, meron tayo yan eh. Okay. Yan. Kaya hindi na namin hinugasan. Kasi pag hinugasan mo yan, parang maging source pa ng contamination. Yes, may tubig eh. Papasok sa loob. Tama ka, tama. Kaya dapat, skill din yung gagawa niyan. Nang usapan dyan, yung walang tae, huwag niyong lalagyan ng tae. No? Kaya dapat, mas maingat yung pagbabalat, yung paghawak mo sa balat, tsaka yung kutsilyo, laging hugas ng kamay, bawat tas niyan. Ilan tao more or less ang isang baka? Sa isang baka, ang nakasign dito, 4 na tao ang gumagawa. Ang bilis ha? Bilis. Kaya lang, mapapansin niyo may nakadilaw, yan yung mga trainee namin na tinuturuan. Kaya mapapansin niyo marami tayong tao ngayon dyan, merong mga trainee. So yan yung mga, yung sinasabi mo na kayelo, nag-aaral sila na pwedeng later on mag-abroad. So nakatutulong tayo sa mamamayang Pilipino. Oo, yung malaking bagay yun. Oo, na maging balang araw, OFW sila para pagpasok ng mga dolyar sa atin, di ba? Oo, malaking bagay yun to. Yes. Diba? Tama. Ang bilis ha? Tsaka dito, ang ano namin dito, hindi namin siya ginamitan ng high puller kasi merong isang pamaraan dyan, hinahatak yung balat. Ah, okay. Dito, kaya ganito pa rin ang pinapractice namin para yung tinitrain nating butcher is ma-develop yung skills nila sa paghawak ng kutsilyo. Ayun, okay. Mm-hmm. Diba? Importante kasi yan yung skills mo eh. Ah. Para ma-prevent mo yung injury ng kamay mo. Yes. No? Tsaka sa pagkakatay, Doc, ngayon tinatandaan ka dyan eh. Yung unang tinatandaan dyan, yung tamang proseso ng pagkakatay. Ah. Pangalawa, yung malinis siya. Kailangan malinis ang pagkakagawa mo. Pangatlo, isyong kaligtasan ng gagawa. Oo, matatalim yung mga gamit ninyo eh. Kasi matatalim yan. Yes, katulad yan, dikit-dikit sila. Oo. Pero kung tutusin talaga, hindi siya dapat ganyan. Kaya lang, meron tayong training. Hindi mo maiwasan yan eh. Diba? Pero kanina, Doc, no? Doc, Jojo, kanina binli doon, diba? Tapos may nakita ko kanina yung
Yung sa may ilong niya, ano yun? Yun yung natawag na electrical stimulation. Okay. Kinakabit yung sa ilong, tapos kinakabit sa puwet. Para? Para ang purpose nun, ma-accelerate yung rigor mortis. Ah. Kasi iba, okay. Pagka kinatay ni hayop, natural yan, nag-undergo ng rigor mortis. Ah. So, yan, nilalagay yan para mapabilis yung para rigor mortis. Para pag nilagay sa chiller, ng ilang araw lang, mas mabilis siya. Ayaw. Pag hindi mo ginamitan yan, tumatagal yan 7 araw. Sa pero, chiller? Sa chiller. Pero pag ginamitan mo yan, 3 days lang, pwede mo na. Pwede na. Pwede na ilabas. Oo. Kaya tsaka isa pa, mas maganda yan. Kalit yung kwal, yung maganda kulay niya. Ah. Mas malambot yung karne mo. Okay. Yan. So doon, na-bleed na rin siya. Oo, na-bleed na siya. Na-bleed na siya, no? Oo. Uh-huh. Ang bilis, oh. Ilan seconds lang na mas matagal, medyo matagal pa nga yan kasi meron tayong mga training, mga kinuturuan. Yun. Ano yan, mga private lang sila, yung mga naka-yelo na yan na gusto nilang later on mag-abroad, nagbibigay kayo ng certification, paano ba yun? Yan, mga nag-walk-in dito, humingi ng assistance namin kung pwede sila makapag-train dito. Okay. So ina-assist namin, nagkakanta kami ng training ngayon. Okay. Pag after ng training nila, meron yan classroom training. Okay. Then after ng classroom training na yan, ina-accept nila namin sila as a OJT. Uh-huh. Para doon mo madidevelop ang skills. Kasi yan, sa umpisa, lecture para yung knowledge. Uh-huh. Yung pangalawa, yung skills development na. Uh-huh. Now, dahil may plano siyang mag-abroad, dahil alam ko, in demand dyan sa Canada, Australia, New Zealand, di ba? Oo. So, recognized naman tayo, sabihin, kinikilala naman tayo ng mga authority sa ibang bansa. Kilala. Tsaka dito nagsimula lahat ng training na yan sa pagbo-butcher. Oo, oh, very good. So, hindi lang, oo. Ibig sabihin, dito nagsimula lahat yan. Yung mga gusto magtayo ng mga slaughterhouses, ganyan din. Kung gusto nilang, they're welcome. Welcome. May bayad ba yun? Meron naman, no. Minimal lang siya. Ayun, kasi yung mga training ng ganito, minimal lang siya. Yes. Okay. Kasi pag nakapag-abroad dyan, malaking tulong natin. Yes, diba? Dollar earning yan para sa atin. Oh. Yes. Tsaka isa pa, importante dito, yung mga may-ari ng hayop. Mm-hmm. Let's say, gusto nyo mag-put up ng business, pwede namin kayong maturuan, okay. Matulungan. Diba? Kasi ang sasabi nga namin, kung mag-put up kayo ng business, kailangan meron kayong tamang knowledge. Hindi lang based on experience. Tama. Kaya nga nag-aaral tayo eh, di ba? Kaya tayo nag-aaral para magamit natin yung tamang proseso. Paliwanag mo nga, ano yung bakit may kadena siya? Ano ba yan? Itong kadena niya, nakita nyo. Yan. Pagkatanggal ng balat yan, i-sasabit ulit siya doon, ihahang na siya. Pag natanggalan na ng balat yan, ihahang na siya. So, napansin ko, hindi talaga sumasayad sa flooring, ha? Oo, walang hawak yan. Oo. Yan, makikita yan. Mo siya, yan. Diba? Oo. Ayun, siya, makikita nyo. Kaya tumatagal tayo dahil tinuturuan. Okay lang yan. We can wait naman. Kaya pagkatapos niya, ihahang na siya. Yung mga equipment natin na Doc Jojo, eh siyempre, mga pneumatics yan, may nasisira. Kayo na nagre-repair din yan? Oo, meron kaming nagre-repair niyan. Okay. Yung isang tao ko. Kasi mahal yung mga equipment niyan. Oo, mahalo yan. Ito lang, maabot na ng 600,000 to. Anong ta? Ito yung parang? Ito yung briskretso. Panghiwa sa dibdib? Panghiwa ng dibdib. Ito, maabot na ng 600 hanggang 700,000. 600,000? Wow! Kaya yung inaano namin dyan, isa part ng training yan, pag ikaw na-assign dito, kailangan marunong kang mag-maintain. Okay. Para hindi masira agad siya. Okay. Yan. Kasama galing. Yung sa training, hindi lang yung marunong maghiwa, magano. Pati pag-maintain ng equipment, dapat marunong sila. Ito ay pambaka lang o pati sa baboy? Sa anong... Pambaka to, no? Ah, pambaka. Okay. Tulad nito, yan, sinabit. Dahil napansin ko, hindi siya lumapag sa flooring talaga, no ha? Oo, talagang dapat hindi. Okay. Yan. Ang laki ng baka yan, na yan. Saka yan, pagka kinatay na natin yan, yan, iniiwasan na ng mga tao yan na hawakan kung saan. Okay. No? Kahit na naghugas na tayo kanina, ha? Kung kailangan mo maghugas, pag hinawakan mo yan, gusto mo hawakan, maghugas ko ulit ng kamay. Oh. Kung hindi mamaiwasang hawakan. Okay. Saka kung papansin ninyo, bawat katay niyan, nililinis nila yung flooring. Oo.
Doc Jojo, anong tawag mo dyan sa, yan yung line? Oh, relays. Yan yung relays. Okay. So, itong area naman pagkatapos dito sa cradle. Cradle, oo. So, sinabit ulit natin siya. Oo. So, dito tatanggalin na yung final playing. Alin lang tatanggalin na? Ito yung balat. Ah, yung balat niya. Kaya yan. Sasahod doon sa basin. Sasahod. Okay. Then, pagkatapos niyan, lalagariin na ito. Oo. Talagang right after na may tumulo doon, linis na kagad. So, less ito. Contamination, ano? Less contamination. Yes, so, yes. Ang papansin ninyo, walang amoy. Oo nga. Wala kang maamoy na malansa rito sa slaughterhouse mo, ha? Bakit nilagay niyo sa tubig? Disinfectant? Mainit ano na tubig to, Doc. Para walang contamination, ha? Bago mo i-engage sa carcass yan, isasawsaw muna yan. Dahil papasok eh. Papasok. Yun. Kaya ngayon sasabi natin, pag nagkatay kayo ng baka, ng hayop, ang mahayop, yung walang tae, huwag niyo lalagyan ng tae. So yung ribs niya, yung dito niya, kinakat na, no? Kaya natin ginagamitan niya para mas maganda siya. Yes, kasi yes. Kasi kung papalakulin natin. Ay, nasasayang, tsaka nasasayang, iniwi. Sira. Oo. Yan. Hindi katulad niya, pag ginamitan mo ng magandang equipment, maganda yung pagkaka, diba? Talagang malinis. May talagang bawat move, may iingat talaga. Yan dapat talaga. Dapat malinis tayo kasi pagkain yan eh. Oo. Diba? Tanong ko lang, Doc, no? Doc Jojo, from that line, yung stunning hanggang sa maging karne, ilang ang isa, mga gano'ng katagal ginagawa? Isang baka? Kung isang kuntutusin, pag skilled yung butcher mo yes, yan, doon sandali tayo. Lang yan, mga 20 minutes lang yan, no less. Ganun kabilis? Ang isang baka. Okay. Tsaka kung papansin ninyo, hindi sila labo-labo, di ba? May kanya-kanya silang trabaho. So pagkatapos sa brisket, yung final playing, evisceration na. So kung papansin ninyo, Doc, nag-iba na kulay nung tao rito, nakasign, nakaputi na siya. Nakaputi na? Nakita niya, puro naka-blue. Oo nga. Yan, pag ginanya mo yan, yan yung sasabi namin clean area. Mm. Kaya lang, meron tayo dito, isang trainee din, kaya ganyan siya. Kaya lang, hindi siya dapat tumalis dito pag gano'n dito. Kasi kailangan yung tao dito is skilled. Mas masailan kasi ito dahil yung contamination, maaaring dito mangyari eh, di ba? Pag nabutas niya yan, dyan yung magiging source ng contamination. Katulad yung sasabi nga nyo na E. coli, Salmonella, yes. Actually, Doc, may dadagdag sana ako eh. Ano yan? Kaya sasabi ko na dapat maingat sa pagkakatay hanggang makarating sa consumer. Kasi iba na lifestyle natin ngayon. Kasi ang mga nanay ngayon, nagtatrabaho na. Kaya yung sasabi nilang reason na, uy, luluto naman yan eh. Hindi na uso ngayon yun. Okay. Ang nanay ngayon, nagtatrabaho, ibig sabihin niya, pagdating sa bahay niya, pagod na rin. Hindi siya yung katulad ng mga luto ng nanay natin na talaga natin. Nakatutok sa pagluluto. Yun. Ngayon, madalian na silang magluto. Uh-huh. Kaya dapat, pati yung sistema ng pagkakatay natin, pagtitinda, nagbabago, nag-i-improve. Nabanggit mo yan. Yung sa mga household, mga magulang natin, ang ating kasambahay, tama ba yung pag bumibili ng karne, irregardless kung anong karne, dapat bang hugasan pa bago ilagay sa freezer o paano ba yun? Actually, Doc, ako tatanungin nyo lang. Ang karne, kanyari binili ko yung karne, tapos iluluto ko siya. Hindi ko na siya dapat hugasan. Dapat diretso luto na siya. Mm-hmm. Kasi pag hinugasan mo siya, binabawasan mo yung lasa niya, tsaka yung sustansya niya. Okay. So kaya mas maganda yan, pag bumili ako ng karne, diretso luto na siya. Yun ang magandang sinabi mo kasi. Yun ang magandang proseso talaga. Oo, kasi karamihan, hinugasan pa eh. Oo, kaya hindi nila na-enjoy yung lasa, yung texture ng meat. May epekto siya. Okay. Ang nalalasahan natin kadalasan, yung spices, yung mga sangkap na nilalagay natin. Pero yung pag sa karne, hindi na natin na-enjoy talaga yung karne. Kaya nga yung sasabi natin, dapat yan, sa pagkakatay, meron maayos na sistema ng pagkakatay. Ayan, hanggang makarating doon sa kakain. Yan, kailangan pag hinati mo yan, katulad ng titsura ng baka, kita nyo, laki, no? Oo. Kailangan pag hinati nyo yan, gitna. Okay. Kasi meron tayong sinasabi mga choice cuts, especially sa baka.
malalaman namin ni Doc Sosie na wala palang nasasayang sa pagkatay ng baka. Lahat ng bahagi ng baka pwedeng pagkakitaan. Yung mga balat niyan, nagpa-process din ba kayo ng mga balat? Yung tanning dito? Meron kaming pinaprocess. Okay. Yung katulad ng sa rabbit, pag kinatay, ang kinukuha namin yung balat. Mamaya, makikita niyo si Ed. Tuturo sa inyo yung tamang pagpa-process. Okay. Kasi yun nga sinasabi namin, sa pagkakatay ng hayop, kailangan ma-utilize mo lahat. Hindi lang karne. Hindi tapon. Hanggat lahat ng pakikinabangan, pwede mong pakinabangan. Okay. Katulad yan, di ba, yung baka, pag tinanggalan mo ng balat, hindi siya pang balbakwa. Pag pinrasis mo yan, ginawa mo siyang balat, at binenta mo, may value yan. Yun. Pag ginawa mo pa siyang handbag o sapatos, iba na naman ang kanya, added value. Oo. Yes, very good. Naging Hermes yan. Uy! Okay, mas mahal pa sa baka yan. Tama diba? Tama ka, Dok. Tapos yung balahibo niyan, katulad nung balahibo sa tenga, tsaka yung balahibo sa buntot niyan, pwede mong gawin siya ng brush. Kaya lang, brush, ha? Oh, artist brush. Hindi yung brush sa pintura, talagang yun sa... Isa baboy, pwede. Yung sa baboy. Sa pampintura. Pero this one, yung sa tao. Sa tao, pwede mong gawin sa mukha. Galing, yan. Ha? Ngayon, diba? Wala nalaman yan, ha? Kaya lang, sabi nga, kailangan may very creative ka lang. Hmm. Tsaka matyaga ka. Matyaga ka mag-ipon. Pero pag nagawa mo siya, may value siya. May value. Diba? Hindi lang yung karne ang pinag-uusapan Hindi natin. Hindi lang karne. Yes. Tsaka yung buto niyan, pwede mo siyang gawing dekorasyon. Buto? Buto. Hindi lang siya pang bulalo. Oh. Na pagkataas natin kayo, itatapo mo na lang. Yan, pagka naipong mo yung butong yan, pwede kang gumawa ng carvings. Carvings? Carving? Oo, kaya mo yung buto. Para siyang ivory. Wow! May market naman doon na Doc Jojo? Meron palagay ko may market yan. Yes. Diba? Okay. Yes, okay. Kaya lang, yun nga sasabi nga, very kailangan maganda imagination mo. Creative tayo. Creative as a businessman yung magagawa. Kaya sa bakang ganyan, hindi lang karne ang pinag-uusapan natin. Okay. Marami kang pakikinabangan, marami kang pwedeng pagkakitaan. Na normally, bawal ha? Bawal yung magkatay ka kung saan-saan. Dapat sa accredited slaughterhouse. Oo. Paano, paliwanag mo kasi ngayon? Kasi ganito yan, Dok. Ang pagkakatay talaga, dapat nagaganap yan sa loob ng bahay katayan. Mm. No? Pag nagkatay ka, let's say maghahanda ka. Mm. Ba, normally, pag naghanda ka, ikaw magkakatay. Oo. Yun, kung tutusin, hindi dapat yun. Hindi dapat. Pag nagkatay ka, ikaw lang pwedeng kumain nun. Kasi ang isang problema doon, hindi siya dumaan sa tamang proseso. Ng inspeksyon. Yun ang silbi naman ng ano yun? National Meat Inspection Service. Meat Inspection Services, okay? Kasi tinatawag nila na double dead. Kasi hindi siya dumaan sa tamang inspeksyon. Yun. Kasi yung mamimili natin na Doc, alam kong sa ibang department na yan, may nakikita ko sa palengke, ang daming parang tatak. Ano ba yun? Yun yung katibayan na tinatataka niya. Katulad dito, pakikita ko sa inyo. Pag na-inspection siya, pagdating doon, tinatakan siya. Ibig sabihin, na-inspect siya. May papeles yun? May papeles yun. Ah. Na ibig sabihin nun, fit for human consumption. Na nagdaan sa proper slaughtering. Tsaka proper inspection. Accredited slaughterhouse. Oo. Tsaka na-inspect siya na maayos. Yes. Very good. So, ang mamimili, kinakailangan, huwag basta bumili ng karne, dapat hanapin yung certification. Oo, kailangan yun. Yung may tatak, ganun. Kasi minsan, hindi natin maiwasan yun na pag may sakit na yung baboy, nangihinayang, nakatay, tapos pinibenta. Oo. Yun ang iniiwasan natin. Yes. Kaya kailangan dumaan yan sa inspeksyon. Yes. Kanina kasama ni Doc Jojo, si Doc Sosie, tama Doc? Yes. Tapos nasa slaughter kayo. Ngayon naman, ito quarter cut. Sabi mo nga itong quarter cut na baka. So, ano po ang gagawin natin? Turuan nyo naman ako ng tamang cuttings. Tapos may tama bang procedure tayo tinatawag sa mga cuttings natin? Oo, meron tayong tamang procedure na ginagawa katulad din sa pagka-cut. Kailangan maayos din yung sa slaughterhouse, kailangan maayos din yung pagkakatay mo. So, ngayon, itong bakang nakikita mo ngayon ito, naka-quarter, is naka-chill siya ng 24 hours. Anong nun? Bakit kailangan na 24 hours siya naka-chill? Para mas maganda yung karni niya, mas maganda ang kulay niya, no? Mas malambot yung meat niya, kaya ganun siya. Pero ito, kung patatagalin mo siya ng 3 to 4 days, mas lalong sumasarap ang lasa niya. Yun sinasabi nating aging. Oo. No?
Ngayon, kailangan lang natin isang cut, kaya at least 24 hours o 48, actually 48 hours siya naka-chill. Mm-hmm. So ngayon, kita ba natin agad yung difference ng 24, 48, at 72? Merong pagkakaiba yan, makikita mo pag nasasanin ka. So ngayon, ito ibig sabihin, naka-chill siya ng ilang oras, mm-hmm, 48 hours, pero makikita mo yung itsura ng meat mo, maayos. Ibig sabihin niya, pagka ito merong hindi maayos ang pagkakakatay natin, magkakaroon na ng smell yan. Smell, saka tama ba ako, discoloration. Magkakaroon ng discoloration. Kaya kung ito, makikita mo siya, maayos siya. Mm-hmm. Diba? Kaya importante yung pagkakatay. Ngayon, ito yung tiyatawag na hind quarter, ito yung fore quarter. So ngayon, meron tayong ginagawang, actually meron tayong standard sa cutting. No? Ang ginagawa dyan, hinahati siya into primal cuts. Para ang purpose noon, para i-separate mo yung mga high value cuts from less value cuts. High value cuts and less. High value cuts saka less. Oh, mamaya paliwanag sa iyo, no? Tapos may mga parte na malalambot sa parting matigas. At parting malalaman doon sa parting matitigas. Kaya tayo meron tayong susunod na standard cutting scheme, di ba? Katulad ng sinasabi una yung mga high value cuts. Ang high value cuts diyan, especially dito sa baka, etong part na to, tenderloin. Tenderloin. At siya din ang pinakamalambot na parte. Maraming may paborito niyan. Oo, yan. No? Kaya kailangan marunong ka na magluto niyan. Kasi pag nasobra sa luto yan, hindi naman siya masarap. Opo. Yan. So, ito yung pinaka-high value dyan. Ayan, yung may likid. Yan, itong bunto. Ngayon, yung susunod dyan, dito sa 4 quarter, meron din siyang isang high value cut. Itong sinasabing rib set. Itong part na ito. Yan. Dito makukuha naman yung sinasabing rib eye. Siguro narinig mo na rib eye steak. Dito sa rib set nang gagaling yon. At mahal yun. Mahal yun, di ba? Then, isa din, pag hindi naman natin tinanggal, siguro makain ka ng club steak. T-bone steak. Porterhouse. Hindi ko alam doon yun. Common yan sa mga sizzling. Meron niyang T-bone steak, porterhouse. No? Ang pagkakaiba niyan, dito kinukuha yon. Dito sa may tenderloin? Oo. Dito yan. Pag sinabi mong porterhouse, malaki ang tenderloin yan. Pag nakikita mo yan, lumiliit yan, di ba? Pag lumiit na yan, yan ay sinatawag na T-bone steak. Ah, yung ang T-bone steak, meron din siyang tenderloin, kaya maliit lang. Mm-hmm. Pag lumaki na ang tenderloin niya, yan ay T-bone steak. Ah, porterhouse. Porterhouse. Ang T-bone dito sa part na to. Sa part na to. Pababa. Oh, porterhouse dito. Tapos kung meron din naman silang, narinig mo din siguro yung sabing sirloin. Itong parting yun. Pag ginawa siyang sirloin steak, meron din siyang part ng tenderloin. Yan. Ito yan. Oh, itong parting to. Okay, so ito parang nakahati sa tatlo. Tatlong steaks yan. Tatlong steak yan. So, ibig sabihin niya, meron siyang mga kasamang tenderloin. Oh. Yan. So, yun yung high value. Yan ang isang high value. Okay. Ano yung less? Ang pinaka-less value dyan, yung mga matitigas, katulad itong leeg, itong part ng brisket, tsaka itong part ng chuck. Yan yung ginagawa natin soup. Pero ito, katulad nito, pag magaganda yung ano ito, itong plate na ito, yan yung ginagawang riblets, minsan, pagka depende sa cut mo, nagmamahal siya. At depende sa klase ng baka mo. Katulad ng baka mo, wagyu, high value siya. Ganon. Di ba? Pero pag gaganito lang yan, less value siya. Kasi less ang laman niya eh. Pero kung... Okay nga. Pero pag yung katulad ng wagyu, kasama siya sa nagiging high value. Malaman siya, tsaka masarap talaga siya pag, especially pag ginrill mo siya, yan, masarap siya. So, yung cutting scheme din natin based sa pagluluto. Okay, so ano yung luto na kailangan mo, doon din depende yung cutting mo. Oo, cutting mo. Patunan sinabi mo na less tender. So, ibig sabihin niya, pag sinabi mo less tender cuts, katulad ng tenderloin, ang luto mo niya is mabilisan luto. Mm-hmm. Iihaw mo siya, i-grill mo siya, o yung whatsoever na pamaraan na sandali ang luto. Kasi pag nasobra siya ng luto, hindi mo ma-enjoy yung lasa niya at yung texture ng meat, no? Pagka yung parang
nagiging goma? Hindi, nagiging dry. Nagiging dry. Oo. Ganon. Pagka yung mga matitigas na karne, kailangan pakuluan mo siya. Mm-hmm. Yung slow cooking, matagal mo lulutuin. Pressure cooking. Oo. Pero mas masarap yung slow cooking. Ito yung mga ano dati, nakakahapoy. Diba? Dito yeah. Siya parte yan, dito. Yeah. So dito, kaya siya ang pinakamatigas, maliliit ang masa niya, marami siyang litid. Then, pero siya ang pinakamasarap na parte pag napalambot mo siya. Mm-hmm. Kasi yung litid niya, pag naging gelatinous, yes. Yan ang magbibigay lasa doon sa sabaw niya o sarsa niya. Para ano, gelatinous. Yung parang kumbaga yung mga bulalo, di ba? Masarap yung may litid, may mga ano. Kaya pag malambot siya, nagiging gelatinous siya, mas masarap yung lasa ng sabaw. Yung buto. Buto, yan. So pag gaganito yan, dito sa matitigas na parte, yun ang magandang gawin. Yan. Kaya meron tayong mga sinusunod na standard cuts. Ayan nga po, nakita nyo yung iba-ibang cut ng steak. At ano po yung mga importansya ng cutting kasama si Doc Jojo. Kung gusto nyo pong matuto, punta kayo dito sa APDC. At meron silang programa para sa butchering training, no? Mm. Na alam naman natin na in-demand sa ibang bansa. Oo. Hindi, actually hindi lang yung mga in-demand. Kung halimbawa gusto mag-negosyo regarding meat shop, madagdagan yung kaalaman nila, ikaw pwede silang pumunta. Pwede ka magsimula. Oo. Kaya nga, Doc, sabayan mo kung agree ako dyan, ha? Oo. Agree ako dyan.